Ayon kay Jaime Veneracion sa kanyang aklat na Kasaysayan ng Bulacan, sa minsang isang kalikasan ay ginalawan na ng tao, hindi na pagbabagong pangkalikasan lamang ang nagaganap dito. Sabi niya din na ang Bulacan ay nahahati sa tatlong bahagi ng heograpiya, ang kabundukan, ang kapatagan, at ang focus ng papel na ito, mga anyong tubig, partikular na ang ilog. Gumamit siya ng dalawang perspektiba. Ang una ay ang pasibilismong geographical, kung saan ang kapaligiran ay konteksto lamang na maaaring gawin ng isang grupo ng tao para pakinabangan ang likas na yaman. Ang pangalawang pananaw na ginamit ay deterministikong geographical, kung saan naman ang tao ay walang kakayahang lampasan ang limitasyong nakatakda sa kanyang kapaligiran dahil nakakulong siya dito. Tatalakay ng pag-aaral ang paggagamit sa ilog bilang pangunahing basihan ng kultura, kabilang na ang mga sinaunang kapistahang relihiyoso at ang pagbabago nito. Maraming benepisyo sa mga tao at sa kalikasan ang pagtatayo ng mga komunidad sa tabi ng ilog. Ito ang naging sentro ng kanilang pamumuhay at kultura, pati na rin ng kanilang kabuhayan, lalo na sa mga lugar tulad ng Ilog Mekawayan sa Bulacan. Itinatag sa ilog ng mga unang taong dumaong sa Pampang ang pamayanan na naging bahagi ng sinuunang bayan. Kabilang ang mga naninirahan sa paligid ng Marilao, Bohawi at Bayan ng Bulacan sa pagsalaysay ng mga katangian, gamit at kasaysayan ng Ilog Mekawayan. Ang Rio de Mekawayan ay isang bahagi ng maraming ilog na konektado sa isa't isa. Sa gitna ng Marilao, magkakasalubong ang iba't ibang mga daloy nito. May isa pang daloy na nagahati sa mga bayan ng Bohawi at Santa Maria. Ang Rio Principal de Bohawi naman ay sumasanib sa Ilog Mekawayan. Umaabot ang agos ng tubig ng Ilog Bohawi sa look ng Maynila. Ang tubig sa Ilog Bohawi at Ilog Marilao ay maalat tuwing tag-araw na mula sa Dagat China. Matabang naman ito sa panahon ng tag-ulan na nagmumula sa tubig-ulan na umaagos pababa mula sa kakahuyan ng Sierra Madre. Sa Pampang ng Ilog Bohawi, matatagpuan ang pinakamahabang hanay ng mga bahay sa tabi ng ilog. Ang serye ng mga ilog sa Mekawayan, Marilao at Bohawi ay nagtutulong-tulong sa pagbubuo ng katangiang etniko at kultural ng mga residente. Samantala, may tatlong ilog din na umaagos sa San Jose del Monte, ang Ilog Marilao, Ilog Santa Maria at ang Ilog Bayan. Binubuo rin ang San Jose ng mga baiba-itang na lupain. Walang dudang malaki ang papel ng bundok sa pagbuo ng kultura at kasaysayan ng San Jose del Monte. Ngunit, hindi rin dapat kalimutan ang mga benepisyo nito sa mga ilog. Ang pangunahing benepisyo ng ilog ay nauugnay sa kabuhayan ng mga tao. Ang ilog, dagat at estero ay pangunahing pinagkukunan ng pagkain na mayaman sa protina tulad ng isda, hipon at iba pang pagkain dagat. Ang mga napipingwit ng iba't ibang uri ng isda ay nilalako sa kalapit lugar maging sa Maynila. Pangalawa, ang ilog ay naging mahalaga rin sa mobilidad ng tao. Pinadali nito ang komunikasyon at transportasyon. Noon, ang bangka ang pangunahing paraan sa paglalakbay at pagpapadala ng kalakal, partikular sa mga naninirahan sa Maynila at sa lalawigan ng Bataan at Pampanga. Pangatlo, naging basihan ang daloy ng ilog sa pagtatag ng daang lupa. Itinayo ng mga bayan ang kanilang mga daan na malapit sa tabi ng ilog. Dito dumaan ang mga paring Kastila o Pransiskano noong itinatag nila ang Hacienda de Lolomboy. Pagkamat may mga pagkakataong delikado, ang sistemang ito ang nagpabilis ng mga pangkalahalang ugnayan sa pagitan ng mga bayan. At huli, maliban sa naging benepisyo nito sa kalikasan at katangian ng mga ilog, naging saksi ang mga ito sa partisipasyon ng mga tao sa mga halagang pangyayari sa lalawigan. Ginamit ng mga Kastila ang mga ilog bilang daan upang pasukin ang bayan ng Mekawayan, Bohawi, Valenzuela at Obando. Nahikayat ang mananakop sa likas na yaman ng mga lupain, ilog at sapa na maaaring gamitin para sa irigasyon ng mga taniman. Naging malalaking interes din ang pamayanan sa tabi ng mga ilog dahil dito matatagpuan ang maraming manggagawa. Naging interesado rin sila sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Kastila. Dahil dito, nagpetisyon sila sa pamahalaan upang mamahala sa mga lupain at magsagawa ng misyon sa lugar. Ang kanilang mga pagsisikap, lalo na si Father Juan de Plasencia, ay nagresulta sa pagiging sentro ng pananampalataya ng mga taga-Mekawayan sa simbahan sa poblasyon at pagtatag ng mga kapilya sa iba't ibang panig ng bayan. Ang pagdating ng mga Pransiskano sa Bulacan ay hindi aksidente.
kundi nagmula sa pangangailangan ng simbahan na tugunan ang suliranin ng kakulangan sa mga misyonero para sa pagpapalaganap ng Katolisismo sa mga katutubo. Dahil sa mga suliraning kinaharap ng simbahan, tulad ng kakulangan sa mga pare, malawak na distribusyon ng populasyon at iba't ibang wika ng mga katutubo, hinati ng simbahan ang mga bayan sa mga orden na nasa Pilipinas. Ang sistema ng reduksyon ang kanilang ginamit upang maisaayos ang mga pamayanan kung saan inalok nila ang mga benepisyo ng pagsasama-sama sa mga natibo. Ang patuloy na pag-unlad ng mga simbahan at pamayanan sa bulubunduking lalawigan ay nagpapakita ng epekto ng gawaing misyonero ng mga Pransiskano sa bulubunduking ng Bulacan. Sa simbahan ng may kawayan na may mayaman na kasaysayan ng pagtatayo, pagkasira at huling pagbubuo ay kung saan nananampalataya ang mga rehilyoso kaya't mahalaga ito sa komunidad. Ang simbahan noon ay gawa lamang sa kawayan at dahil sa isang bagyo noong 1588 ay nasalanta ito. Naisip nila na gawin nangyari sa bato ito at ilipat sa lugar ng Tagalog kung saan din inilipat ang sentro ng pamayanan. Nilapat muli ito noong taong 1668 sa kasalukuyan itong kinatatayuan at poblasyon ng bayan. Sa paglipas ng mga taon, mas lumalapad at mas lumalaki ang istruktura ng simbahan dahil nag-iiba ang mga namamahala dito. Ang mga pinatayong simbahan ng mga Pransiskano ay kumakatawan sa estilo ng arkitektura ng mga rehilyoso noong 17th taon na kadalasan ay hinahangaan ng mga banyagang bago nating sa bansa katulad ni Martinez de Zuniga noong nilakbay niya ang Pilipinas noong 19th taon kung saan tinawag na ito na walang tudang pinakamahusay na bahay parokyal na itinayo ng mga Pransiskano sa Pilipinas. Katulad ng nabanggit, maraming pagsubok ang nadaanan ng mga Pransiskano sa pagtatag at pag-aalaga sa simbahan katulad ng kakulangan sa pondo, mga sakuna at iba pang balaki. Bagamat kahit ilang beses ito nasira, ay hindi nagbabago ang disenyo nito. Nakatulong naman ang ilog at sapa bilang natural na patubig sa mga binuksang pataniman para sila ay makabuo ng adobe. Isang uri ng mabigat na putik na ginagamit sa paggawa ng mga blokong panggusali. At dahil sa ilog, ang mga pari ay may mas malawak na mampagkukunan para sa kanilang agrikultura. Sila din ay nagsasaayos ng mga tulay at taan para sa bayan. Ang reduksyon ay ang pagbabanta ng kapangyarihang Kastila sa mga katutubong komunidad sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanila na lumipat sa loob ng poblasyon kung saan narinig ang kampana ng simbahan. Dahil dito, naisang tabi ang kapangyarihan ng mga Katalonan, ngunit pinanatili ang saloobin at kamalayan ng mga katutubo na pinagsikapan ng mga Pransiskano. Nabuo naman muli ang prehistorikong istrukturang panlipunan ng mga katutubong Pilipino kung saan na nagsisanib ang mga sinaunang pananampalataya ng mga katutubo sa mga pananampalataya ng mga Kristiyano. Marami ang nagbago sa mga napipilitang katutubo katulad ng paggamit sa bato sa paggawa ng templo mula sa pangkalikasan at ang pagtawag kay Bathala bilang diyoses. Nagkaroon din ng panibagong pamamaraan ng pagpapahayag ng pananampalataya ang mga Tagalog. Buhay na buhay ang paglilimang ng mga rehilyosong pista katulad ng Migiran at Bayluhan na pagpipilian sa labas ng simbahan ng mga kalahok sa selebrasyon ng pagtampok sa patron sa simbahan upang iligid sa bayan. Katulad ito ng pamilyar sa atin na Poong Itim na Nazareno sa Quiapo. Ang ligiran at ang mahal na Poong Cruz sa Wawa. Tuwing buwan ng Hulto, taon-taon ipinagdidiriwang ang pista ng ligiran sa bayan ng Bukawi. Ang tampok na bagay para dito ay ang Cruz na Itim. Ayon sa alamat, may isang mangingisda na nakasagip ng itim na krus sa miwawa ng ilog noong taong 1850. Dinala niya ito sa kanyang kubo at palaisdaan, ngunit nababahala siya dahil sa kanyang mga paglilihim ukol sa krus. Ilang araw lamang noong nakita niya ito sa ilog, ay dinagsa na ang pagkikita ng krus sa wawa ng ilog ng mga mananampalataya. Isang taon na ang pinagdiriwang at nakarating na rin ito sa kaalaman ng simbahan. Pinadala agad ito ng arzobispo na si Father de la Fuente upang ma-fact-check niya ang mga pangyayari. Binigyan din niya din ang kanyang akda na ang kahalagahan ng krus ay nagpapalalim sa pananampalataya ng mga tao sa Kristyanismo. Dinayo naman ito ng marami at nakilala sa kwento ng krus. At dito ay nagsimula na ang selebrasyon. Tinawag itong ligiran dahil mahirap para sa deboto na makita at mahawakan ng imahe,
kaya't hiniling na lang nila na ilabas ito at ilibot sa kanilang mga lugar. Maliliit lamang ang paligid ng simbahan kaya't naisip nila na ibang kano lamang ito na mas naging madali ang paligid ng tru sa ilog upang makita ng mga deboto. Ang Birhen ng Salambaw. Ang Bayluan naman ay nagmula sa apelyido ni San Pascual Baylon na nangangahulugang mahilig sumayaw. Kaya ang gawain din sa pista na ito ay ang pagkasayaw tuwing sasapit ang kapistahan ng bayan ng Ubando. Ayon naman sa alamat tungkol dito, natagpuan ng mga mangingis ng si Juan at Julian de la Cruz ang Birhen ng Nuestra Señora de Salambaw noong 1870 sa huling taon ng Mayo ng Binaugan at ang Bobong. Hindi daw mailunsad ng dalawang mangingisda ang bangka nilang papunta sa Malabon, ngunit noong napadako sila sa Ubando, ay naging madali lamang ito. Sa Bantilan naman, isang lugar na malapit sa simbahan ng Ubando, ay naghihintay ang mga tao sa kanila na tuwan-tuwa noong makita sila. Tinanong sila kung ano ang kanilang ginawa at ito ang naging kanilang sagot. Ginising ako ng isang babae at sinabing salubungin ko ang imahe niya rito sa Bantilan. Saka pa lang nila natandaan ang dala nilang Birhen. Ang pagdiboto sa Birhen ay ang pagtatagpo ng dalawang kultura. Ang kultura ng mga katutubo mula sa ilog at sayaw at ang retablo sa Kastila. Ang pagsasayaw ay pagtatawag sa mga anito para tulungan silang magkaanak dahil kinilala ang Birhen ng Salambaw bilang patron ng hindi magkaanak. Ngayon, patuloy pa rin ang mga tradisyon ng pananampalataya na pinagmulan sa ilog. At isa rin itong pinakamabilis sa pag-unlad sa buong lalawigan ng Bulacan. Ang San Jose del Monte ay unang lungsod sa mga bayan. Ang Ubaldo ay nanatiling sentro ng isdaan. Ang Valenzuela ay nahiwalay sa Bulacan dahil malapit ito sa Kalakang, Maynila. Ang mga bayan ng Bocaue at Marilao ay patuloy na nagsisikap upang maiangat ang klasipikasyon. Lahat ng ito nagdulot ng pagbabago sa pakikinabang sa mga ilog. Naging madumi ang ilog dahil sa mga paggawaan at marami pang dahilan. At ang malungkot dito, walang bayan ang umaako sa responsibilidad sa pagdudumi nito. Ngunit, hindi pa sumusuko ang mga pamunuan ng bayan na pasiglahin ang lagay ng ilog. Alam rin ng mga tao ang kahalagahan ng ilog sa kanilang mga tradisyon at pananampalataya. At katulad ng muling pagpapaganda ng kanilang simbahan pagkatapos ng sakuna, ay ibabalik nila ang halaga at ang pagiging presteryoso ng kanilang ilog na dumadaloy ang pagkabuhay sa kanilang bayan noon pa man.